and welcome to my channel. This week's topic is about creating a reel sa Xero. So kung gusto mo ang topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na i-upload ko sa mga darating na araw. Guys, there are two ways para makapag-create tayo ng bill sa Xero. The first one is by clicking business and then bills to pay. And the other one is by clicking this little plus icon dito sa right side ng screen mo and then bill. Once na maklik mo na yan, idadirect ka niya sa bills tab. And then kung mapapansin nyo, meron tayo ditong new bill, from. So, yung from is yung supplier's name or yung kung saan mo binili yung product or yung expenses mo or para kanino ba yung dapat mong bayaran na expense. Okay, so sa video na to, magkikreate tayo ng dalawang bill, which is yung isa is yung non-inventory and yung isa is inventory items, yung binili natin, okay? So for our first example, sabihin natin Coco Cafe. So this one is a non-inventory items, alright? So yung date is kung kailan mo binili yung product or kung kailan mo in-enter yung bill sa Xero, okay? Due date, this is pwedeng due and receipt or 30 days, 60 days, depende sa terms mo dun sa supplier na yon. Since this is a food expense or food and beverages expense, so this possible na this is due or receipt. So we have to choose the same date as the date, okay? Yung reference, this is optional, meaning pwede kang maglagay, pwede rin hindi. Eh, Kaji, ano ba yung pwede kong ilagay na reference? Pwede itong OR number or yung invoice number ng supplier mo. Okay? And then, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong paper icon. Ito po yung pwede kang mag-upload ng supporting document. So, kung may OR ka or bills, pwede mo siyang i-upload sa Xero. So, click mo lang yan. So, makikita nyo, add from file library or upload files. Kapag from file library, meaning nasa Xero na siya, upload files is nasa computer mo. So for this example, kunwari nasa computer ko. So click ko si upload files and then hanapin mo sa computer mo asan yung supporting document. Click mo lang and then open. And then makikita mo dyan, file uploaded now by sino yung nag-upload, okay? And then, meron din tayo ditong currency. So, make sure na tama yung currency na nilalagay mo. Kung USD ba yan, CAD, AUD, and so on. So, for this example, meron tayong USD. Okay? And then, meron din tayo ditong tax. So, for this is for tax purposes. Pwede siyang tax exclusive, tax inclusive, no tax. So, for this example, no tax tayo. Okay? Since this is Coco Cafe, meaning hindi siya inventory item, so ililive ko na yung column ng item. Proceed na ako sa description. So, kunwari, ang binili ko is milk tea. Milk tea, type natin. And then yung quantity, ilan ba siya? So, since, so sabihin natin isa, ang amount niya is 100. And then, account, so saan account ba siya papasok? So, for this example, ipapasok natin siya sa entertainment, okay? And then, kung mapapansin nyo, yung tax rate is naging tax exempt kasi sinet natin siya sa no tax. Eh, kung baguhin natin tax inclusive. So, yung tax rate, pwede nating mabago. Anong tax siya? Tax on goods, tax on purchases na 8.25. So,
So, yun yung mga choices nyo. So, balik natin siya sa note tax. Okay? And then, yung amount is na-populate na ni Xero. So, that is 1 times 100, which is 100. So, kung makikita nyo, yung total is 100. So, pwede tayong mag-create pa ng another line or ng expense item. So, for this example, isa lang. And then, pwede tayo din, katulad din kung hindi nyo pa napapanood yung pag-create natin ng sales invoice. So, parehas lang, pwede tayong mag-save. Mag-save as draft. Save and continue editing. Save and submit for approval. Save and add another. Okay? So, for this example, isa-save ko lang siya. So, save natin siya. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, guys, nung sinave ko siya, napunta siya sa draft. Meaning, wala pang entry na nakakreate. Guys, pag nakakreate kasi tayo ng bill sa Xero, ang entry na pumapasok niyan is debit yung expense, credit yung accounts payable. So, for this example, Coco Cafe, 100. So, ang entry niyan is debit entertainment, 100. Credit accounts payable, 100. Kasi hindi pa natin siya nababayaran. Okay, so ngayon is i-click ulit natin and then makikita nyo nandito na yung supporting document sa kaliwa. Okay? And then pwede natin yung save and submit for approval naman tayo. Tingnan natin kung anong mangyayari. So ngayon, wala na siya sa draft and napunta na siya sa awaiting approval. So sino ba ang pwedeng mag-approve? Kung allowed ka or binigyan ka ng authority ni client mo na mag-approve ng bills, then pwede ka. Pero minsan, si client ang nag-a-approve niyan. Okay? So, click mo lang tong box dito and then approve. And then, confirm. You have selected one item to approve. Okay mo lang. And then, once ma-approve mo na siya, mapupunta na siya dun sa awaiting payment. So, click natin si awaiting payment. So, i-click natin ngayon si Coco Cafe. Okay? So, ngayon, mag-create ulit tayo ng panibagong bill na inventory item naman siya. Okay? So, click natin ulit itong little plus icon. And then, bill. And then, so, ngayon, gamitin naman natin si Bayside Wholesale. Click natin yan. Date is ganun pa rin, yung date today. And yung due date is, sabihin natin, 30 days. Okay? And then, yung reference, sabihin natin, 001. And then, mag-upload ulit tayo ng supporting document. Upload files. And then, hintayin lang natin matapos. File uploaded now. And then, US dollar pa rin yung currency. Yung amounts are tax inclusive naman. Okay? So, ngayon, ang item, anong item yung binili natin kay Bayside Wholesale? So, sabihin natin, books, fish out of water. Okay? So, makita nyo, yung description is na-populate na ni Xero kasi na-create na natin si product na yan before. So, quantity is 100. Unit price is 100. So, yung account naman, sabihin natin, inventory. So, tax exempt din siya. So, kung makikita nyo, kinalculate na ulit ni Xero kung magkano yung amount in USD. And then, pwede na natin siyang i-approve. And then, wait lang natin. And then, now, yung bill natin is na-approve na. So, ang entry naman nito pagdating sa Xero is debit, inventory, credit, accounts payable. So, since yung bill natin is approved na, Kaji, gusto ko siyang i-edit kasi may nakalimutan akong i-include dun sa bill na create ko. So, all you have to do is click mo tong bill options and then edit. And then, ang pwede mong mabago dyan, since this is not yet paid, pwede mong mabago lahat. From item hanggang sa account. Okay? Halimbawa, maglalagay ka ng delivery fee. So, sabihin natin, description is delivery fee. Quantity is 1. Unit price is 50. And then, lagay natin is freight and courier. Okay? And then, tax exempt. And then, update mo siya. So, ganun siya. Ganun yung pag-update sa kanya kapag hindi pa nababayaran yung invoice.
Ika-G, bayad na yung invoice. Oh, so, ngayon, bayaran natin si invoice. Kunwari lang, ha? So, date paid is today then from anong account? Sabihin natin, business bank account, for example, only. And then, add payment. Okay? So, since this is paid na, ma-edit mo pa ba siya? Yes. So, try natin i-edit. Bills option, edit. So, kapag paid na ang isang bill, ang ma-edit mo lang sa kanya is yung due date, yung reference, yung from, and yung account category niya. So, for example, yung inventory, gusto mo gawing purchases. So, ganun siya. And then, click mo lang siyang save. Ika-G, gusto kong i-edit yung unit price kasi mali yung unit price nung purchases ko, nung inventory ko. So, anong gagawin mo? So, click mo tong payment. And then, click mo options. And then, remove and redo. Okay? Once na ma-remove and redo na yan, matatanggal yung payment niya. And then, click mo ulit yung bill options and then edit. So, doon pwede mo nang ma-edit yung quantity, yung unit price, and then yung date, and yung account number. So, ganun siya. So, guys, sana marami kayong natutunan sa video na to. And next video naman tayo is magpo-focus na tayo sa reconciliation sa Xero. Okay? So, guys, keep an eye on that. And I'll see you on my next video. Bye!